I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, lumakas pero bahagyang bumagal ang bagyong Kedan habang kumikilos ito pahilaga. Huli itong namataan ng pag-asa sa layong 690 kilometers sa may silangan ng Basco, Batanes. At taglay nito ang lakas ng hangin malapit sa sentro na 110 kilometers per hour. At may bugsong umaabot naman sa 140 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 7 kilometers per hour. At sa storm track ng pag-asa, Sabado ng gabi o Linggo ng madaling araw ito, lalabas ng PAR. At may kakayahan pa rin itong magpalakas at maging isang typhoon base naman sa track ng Weather Central, pero wala pa rin itong direktang epekto sa ating panahon dahil malayo ito sa kalupaan. Sa taya ng pag-asa, dahil sa hanging habagat, asahan na ang mahina hanggang katamtamang pag-ulan dyan sa Bicol Region, sa buong Visayas at sa mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga dyan sa Mindanao at mga probinsya ng Zambales, Bataan, Rizal, Quezon at Palawan. Habang sa Metro Manila, posible muli ang mga pag-ulan na thunderstorm, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. Samantala, muling nagbabala ang pag-asa dahil sa mataas na alon sa northern at eastern seaboards of Northern Luzon at sa eastern seaboard ng Central Luzon. Kaya umiwas muna ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga baybaying ito. At yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News.